ainda está explicando. Magandang araw po sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig dito po sa programa po ni Mystery Alpha, ang Buhay OFW ngayon, Siyensya at Teknolohiya. Ako po ang inyong maliit na kapatid sa Ipakawit. Sa ngalan po ni Mystery Alpha ay bumabati po ng isang mapagpalang araw po. At siyempre sa lahat po ng ating mga listeners at mga suking tagapakinig, lalo na po ang ating mga OFW po sa iba't ibang sulok ng daigdig. At siyempre po ang ating pong mga kasundaluan at siyempre ang lahat po ng Pilipino na naka-tune in po dito po sa ating radio station po. At siyempre nagpapakinggan po tayo 11:34 AM po dyan po sa ating AM band. At siyempre po mapapanood naman tayo sa ating live stream sa just type DWWP 11:34 live stream po. Mapapanood po nyo kami. At malinaw na malinaw po yung makakapagtanong at makabibigay po kayo ng mabibigay ko po kayo ng mga comment nyo. At syempre, meron po tayo ngayong public service na talaga naman po mapapakinabangan po ng ating mga kababayang Pilipino. Alright, at syempre, bago po tayo magpasimula, pakikilala po natin ngayon sa side po ng spiritual, walang iba po kundi po ang ating bisita po mula po sa Bible Forum Live, Brother Giomar. Good afternoon everyone. Pagkakataon po na pinagkalooban tayo ng Diyos sa isang panibagong buhay at kalakasan sa hapong ito. At binabati ko rin po ang mga viewers po natin at mga listeners po natin na lagi pong nakasubaybay po sa DWW. Ano ba ang ating scripture verse? Ang scripture reading po natin ngayon ay sinasabi po yan sa Marcos 11 verse 22 na ang sabi ay pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Yun, na ang ibig sabihin na ang gusto ng Diyos, tayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kasi marami pong mga tao na nawawalan po ng pag-asa sa kanilang buhay. Gaya ba ng ating mga sundaluan na patuloy nag-aano sa gera. Pero dapat palakasin po natin yung paniniwala po nila na talaga tayo nalaban para sa bayan, para sa Diyos. Salamat, Brother Giomar, at bago po yung tayo po itinikit at maglangit po tayo para sa ating kasang Pilipinas. Manaming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na pinapanalangin po namin sa iyo ang ating Pangulo, ang mga sundalo na patuloy na nagtatanggol ng bansang Pilipinas at sana inatanyo po sila maging ang aming station manager at ang lahat po ng trabaho po ng DWWD. Pagpalain nyo, lalo na po mga technical side na tumutulong sa amin. Sana igabayan nyo po kami, Panginoon Diyos, at ganyan nyo po. At tapos na po ang bigmaan sa Marawi at naniniwala po kami na Marawi will rise up again sa pulong po ng gobyerno ng Pilipinas. Pagpalain nyo po, Ama, sa pangalan ni Cristo Jesus ang natin magsabi na Amen. Ako, talaga namang importante po yun. Yung ito pong tinatawag na panalangin. At kayo po ay maka-texting po sa amin sa numero 0932-640-899. Napakaganda ho ng mga balita ngayon sapagkat even though may mga bad news tayong napapakinggan,
tulad nitong tinatawag ng mga virtue, medyo malapit na malutas. At siyempre itong tinatawag nating marami, medyo maganda raw, ay nakapenetrate ng ating sundalo. Wow! At nagsisimula na pong i-restore ang marami po sa kanyang kagandahan po at maibalik po. At siyempre, patuloy rin po na nasasold at na ibubulgar yung mga katiwalian na hindi naman po nararapat. Kaya nun talaga ang bansang Pilipinas, talagang pang ang Diyos ang mag-prevail. Eh wala akong pa kasamaang mananatili. At ngayon po, ay siyempre po sa ulat po naman natin bilang publiko servisyo po, meron po tayong guest na may talaga naman po napakaganda po ng kanyang proyekto para po sa ating mga OFW at sa lahat na nakikinig po ng mga Pilipino ngayon dito po na nais pong magkaroon ng sariling bahay. Alam niyo po, yung bahay po, talaga namang napakaganda po na magkaroon po niya sapagkat ang value po niya ay hindi po lumiliit kundi lalo po lumalaki. No? At saka siyempre, iba na may katulad na sinasabi namin lagi katulad ko eh. Ngayon eh, nagpaplano na talaga akong pumili ng bahay for this year. Kasi sabi nga, kababayan mo pala at bukas ay wala ka ng may utang ano. No? At napanggada ng testimony ito ng ating bisita na talaga namang katulad ko din siya ngayon. Na dati rin siyang umuupa pero ang nangarap at ito meron na po siyang sariling bahay. At yung pangarap na yon na naranasan niya, gusto niyang i-share sa ating mga Pilipino po. Nasa. At hindi kayo mabibigla sapagkat naku po, mamaya masusurprise kayo. Meron silang mga tinatawag na murang pabahay pero kwalidad. At syempre, meron din pong tinatawag na walang down payment. At saka meron silang mga banking, finance at kepe pag may mekanong ng Pag-ibig. Ilahat naman natin siya tanong Pilipino ngayon, member ng Pag-ibig. Okay, pero hindi na tayo magtatagal. Ang tawagin na po natin ang ating special guest na mag-aalay po at ang magandang servisyo po para po sa ating mga kababay. Walang iba kundi si Sir Francis Albert B. Florido. Isa po ang Sales and Marketing Head ng Pueblo de Oro. Magandang araw po! Magandang hapon, Brother Hernan. Ano? Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, no? Dito sa inyong napaka service-oriented na radio show. Salamat po. Salamat. At siyempre, meron bagay, sir, na gusto matin yung ating technical. Kailangan ang ating tao ng ano, ng angel. Ng angel. Ako, napakaganda po. Kala ko, mali ka eh. Magandang araw po, ma'am. At papalain ko kayo ng Diyos. Sir, itong Pueblo de Oro, at talaga naman pong pangalan pa lang, kilala-kilala na narinig na namin ito na meron pong magandang reputasyon. Opo, ang papakilala ko po ang aming kumpanya, no, na pangalan po ay Pueblo de Oro. Bali, pinaka-umpletong pangalan niya ay Pueblo de Oro Development Corporation. No? Kami po ay isang developer, no, na nag-develop ng mga properties, no, sa iba't ibang dako ng ating bansa, no. Meron po kami sa Cagayan de Oro City, meron din po kami sa Cebu, meron po kami sa Pampanga, at yung aming bagong-bago at pinaka-bunso na development sa May Santo Tomas, Batangas, na meron tayo 24 hectares doon at 3 villages, tatlong subdivisions po yung ating. So, ibig sabihin talagang, in terms of development, talaga naman, maasa natin ang Pueblo. Opo, kasi po ang Pueblo de Oro po ay nasa ganito na pong negosyo, no, ng pagde-develop at pagbebenta ng bahay. No? We are more than 25 years na po na nagde-develop ng high quality at affordable na properties. At kadalasan nga po ang aming mga buyers ay ng oh. So, tamang-tama po yung pagkakataon na ito dahil karamihan nga po ng aming mga buyers at tumatangkili sa aming mga kabahay. Ay, mga kababayan natin. Yes, kababayan natin or tabulus sa ating po. Kayo po ba yung dating analysis, ha? Hindi naman po. Napakaganda ho ng inyong tinig. Talaga ng may modulation at saka ang napakinggan ng idol ko dati. Medyo, brother, medyo kinakabahan na. Alright, so, when you say Pueblo, no, siyempre, ito ay nagbibigay ng pangarap lalo na sa mga gusto magkaroon ng bahay. Sabi niyo nga po, tamang-tama po sapagkat ang programa ko ni Mystery Alpha ay tungkol po sa mga OFW na nagdanais na magkaroon ng sariling bahay. Okay. Tama? Okay. Alright, so,
Pero napansin ko at napag-aralan namin, sir, na hindi lahat ay pwedeng magbenta o magbenta ng house and lot, right? Opo, yun na po. Kasama po kasi sa aming operations, no, pag may ipag-deal po tayo sa mga nagbebenta ng bahay. Ito po ay isang paalala lang po sa aming... Yan, o, yan, public service yan. Tagapakinig, no. Pag kayo po ay bibili ng bahay at lupa, o kahit anuman pong property, siguraduhin nyo po na unang-una na ang project or yung development or yung village na bibili nyo ay mayroong license to sell. No? Kasi ho, pag wala hong license to sell, kadalasan ito po ay isang fly-by-night lang na developer. So kami po sa Pueblo de Oro, Batangas, o sa Pueblo de Oro mismo, hindi po kami nagbebenta or nagde-develop ng properties nang walang... At saka hindi kayo nakikipag-negotiate ng anumang kontrata. Yes. Nang hindi po kayo, ang inyong mga ahente ay isang license. Yes. Kami po ay nag-accredit po ng mga licensed real estate brokers, mga real estate salesperson. So, paalala lang din po na huwag po tayong... paniniwala dun sa mga minsan kasi may mga talagang nanloloko po. Totoo po yun. Lalo-lalo na po na ang buyer ay nasa ibang bansa at hindi nakikita ang mga properties na binibili. So maaari kong magkaroon ng pagkakataon na mabibiktima po tayo ng mga kolorum o mga illegal na ahente. At kami po sa Pueblo de Oro, hindi po kami nag-a-allow at ang mga accredited sales po natin or mga accredited brokers and agents po natin ay ano po, yan po ay lisensyado. So, ibig sabihin sir, katulad ng isang subong sa amin na bumili siya ng 13th floor, yun pa rin ng 7th floor lang. Oo, may mga ganon. Kasi kaya dapat po importante na ang kausap natin ay lisensyado na real estate salesperson o kaya real estate sales broker. Ang ating pong bahay na binibili ay may kaukulang license to sell at valid na developer na covered ng HLRB or ng ating housing and land use regulatory board. So, sa Pueblo de Oro naman po, makakasigurado po tayo na lahat po ng ating mga developments or projects ay meron sariling license to sell at tayo po ay legal na nag-operate under the laws na mga batas natin po sa Pueblo. Wow, yan po. Kaya sa mga tuwid, hindi ko tayo kakabar. Talagang ganyan na ang programa ni Misteri. Hindi ko tayo nag-i-endorse ng fly by night. At siyempre, kasi ang importance nun, sir, kapag nagka-problema, isang mahanapin. Yes, sir. Opo. Kaya importante po talaga yun. Like for example, na may mga developers kasi na nagbabayad ang bayan. Oo. Pero walang nakikitang bahay. Puro daldal. No? Puro daldal lang. Kami naman po, makapatunayan po namin na dinideliver po namin kung may buyer, bumili ng bahay, gagawin po namin. At saka meron po naman, talaga namang meron naman, kaya lang, pag nakuha na yung komisyon, wala nang pagsuporta yes. O guidance yes. Na maaasahan doon sa mga fly-by-night opo. Na hindi lisensyado. Opo, opo. So kami po, since ang aming mga sellers at ahente ay lisensyado, So nabibigyan din po namin ng feedback itong mga ito. At ang paniniwala ko, katulad ng kunwento mo sa akin, na from the start na nag-pick up sila at nag-tripping sila hanggang doon sa ma-transfer. Hanggang ma-turnover, hanggang ma-transfer yung titulo. Nakasuporta kayo. Nakasuporta dapat po yan. So wala na may aalalahanin po. Ito po, ginagarantya po na wala po silang license, wala po silang ahente na walang lisensya. Opo. Eh, pati yung... Kumbaga, wala po tayong kolorum. At syempre po, lahat po ng kanilang ibinibenta ay merong lisensya rin yes po na magbenta. At approved ng HSU? HLURB po. Importante yun. Importante bakit ito importante yun? Kasi po, illegal po at labag po sa batas ang pagbibenta ng property opo. Ng walang license to sell or LTS. No? Mm-hmm. Ang mga developers po, tulad namin, no, ay... being regulated by the Housing and Land Use Regulatory Board. Wow. So sila po ang ating government agency na kumbaga sa land transportation, LTO or LTMRB. No? Sa housing naman, itong HLURB. So kami po ay nag-a-apply sa kanila ng mga permits, ng mga licenses para kami po ay makapag-develop at makapag-benta ng property. So makaka-ano po tayo na ang ating pong mga pinaghirapan ay talaga pong merong lisensya.
Kawawa naman kasi ating mga Pilipino. Pero mo, ang taga nila sa abroad, nag-sacrifice sila na hindi makasama ang pamilya. Diba? Tapos mapupunta sila sa mga bogus ng mga ahente, yes, klase ng bahay. Yes po. Yan po talaga ay nangyayari. So, kaya mainam po na kung kayo bibili, Pueblo is the answer. Yes. Saka makikita niyo po sa aming mga price list at mga marketing collaterals namin, naka-indicate po doon yung mga license to sell. No? At saka yung ano nyo, yung details pa lang, talaga naman makikita mo na pinaghirapan talaga. Opo. So sir, ito yung tinatawag na ano natin, yung one of the problem na na-encounter ko namin, yung limawa, gaano siya, sir, pero naman natin, marami na kayo naging project, pero in terms of yung finishing product, kasi meron ganun eh, nag-down, tapos ang tagal ng turnover, paano po, baka hukapusin daw kayo ng budget tungkol sa construction. Hindi po, kasi po, kami po ay... Sir, excuse me sir, dagdag ko na rin, yes, para po yung mga material na dadagin nyo eh, ano? Hindi, kami po ay, unang-una nga po, kaya po, importante na... Meron tayong license to sell kasi po kasama po kasi sa pag-a-apply ng license to sell ay yung pagkuha ng tinatawag na development permit sa local government. Okay. Ang development permit naka-indicate po doon, nasasaad po doon kung ano yung design ng bahay. Mm-hmm. At yung pong mga disenyo ng bahay na yan ay kailangan po aprobado ng at ng municipal engineering. Uh-huh. So lahat po yan. Hindi tinipid sa sibento, ha? Hindi po. So, kumbaga, ang design po ng ating mga bahay ay aprobado po as per building code. Which also is isang batas po na sinusunod po ng mga developers. May standard. May standard, oo. So, makakaasa po kayo na ang ating bahay ay dekalidad at hindi po tinipid. Ano po ba isa rin pagkakaiba ng bahay na parang pasa na dinidikit out sa regular na ano, sir? Ang diferensya ho niyan kasi ganito lang ho yan, no? Ako po naman ay hindi engineer, so siguro baka... Dekalitin lang, sir. Parang sir, public service lang natin. Oo, baka makorek ako na engineer, pero ako po hindi isang engineer. Pero ito po ang pagkakaalam ko, no? Dato po kasing klase ngayon ng bahay, construction. Bahay, po. Yung isang tinatawag nilang conventional, o kaya yung parang yung modular. Okay, yung modular po, ito po yung bagong ngayong ginagamit, yung precast. Oo, tinidikit-dikit. Una, kumbaga parang Lego, dinidikit-dikit na lang. Opo. Yung conventional po, ito po yung paggamit pa rin ng hollow blocks, yung bakal. Ng bakal, ng biga, saka ng mga poste. Okay, in terms of difference, wala naman po masyadong diferensya in terms of quality. Mm-hmm. Ang difference lang po is the time. Yung elements niya. Yung element ng time. Mas mabilis pong gawin ng bahay pag gagamit ka ng mga modular. Kasi hindi ka na maglalatag ng mga hollow blocks eh. Mm-hmm. So buo na yung dingding. Deliver na lang sa site. Tinipot pag didikit. Kakabit na lang. Oh. Po. Kaya lang, medyo mas mahal din ng bonnet. Ah, okay. Tapos, nagkakaroon din po siya ng diferensya pagdating sa halimbawa kung anong gusto mo mangyari later on. Halimbawa, kung gusto mong palakihin yung bahay mo, okay, pataasan. Or pataasan, yeah, or palaparin, may yung problem. Mga modular, yung mga precast, hindi mo pwedeng tibagin yan. Kasi ano siya, maapektuhan yung ibang... Maapektuhan yung buong structural ng bahay. Load-bearing kasi usually ang precast. Unlike pa conventional na gumagamit pa rin ng hollow blocks, kung gusto mong palakihin yung sala mo, pwede. Kung gusto mong palakihin yung dining or yung kainan, pwede, titibagin mo lang yung hollow blocks. Kasi hollow blocks lang siya. Wala siyang load. Hindi siya nag-support ng load. Which kami sa Pueblo de Oro, ang ginagamit pa rin namin is conventional. Okay. Kasi nga po, ang aming concept ay, halimbawa, ang isang OFW ay ganito pa lang ang pinikita. Opo. Sabihin natin, 30,000 o 40,000 ka doon pa. So, ito pa lang ang kaya niyang bilhin. Mm-hmm. Ngayon, siyempre, habang tumatagal, lumalaki rin naman yung pinikita niya. Oo nga. At nagkakaroon na siya ng konting pera para magpalaki ng bahay. At lumalaki rin yung pamilya niya. Lumalaki rin yung pamilya. Kailangan niya magdagdag ng kwarto. At ayun po ang kagandahan sa aming mga bahay. Opo. Ang aming pong mga bahay, ay lahat po ay expanded. Wow, dami na nating agad na nabigay na information ni Sir Francis. Talaga namang ang dami natin regarding doon sa legality, doon sa license, at saka yung types of pag
pagbubuo ng isang bahay, ano ba yung maganda, conventional ba o isa, ano sir? Modular. Modular, no? So talagang, talaga sa programa po ni Ma'am Terry, eh talagang marami kayong karunungan natututunan. Pero sir, alam ko meron pa tayong ano, marami pa tayong oras, pero puntahan na agad natin. Saan-saan ba yung ating proyekto, sir, na pwede natin i-offer, lalo na po sa ating mga OFW na nakikinig ko ngayon? Okay, ang pinaka-i-discuss ko po ngayon ay yung aming pong pinaka-youngest o yung pinaka-batang bunso ng produkto no, okay. Or location, which is in Santo Tomas, Batangas. No? Saan ho yan, sir? Bandang Santo Tomas, Batangas po. Opo, kung galing po kayo sa Manila, no, you take South Luzon Expressway, SLEX, no? Dire-diretso lang po, yung biyahing diretso ng Batangas, lampas po siya ng Kalamba. Kumbaga, meron pong exit mismo, Santo Tomas exit, okay. No? Makikita nyo na po along the way sa SLEX, pag nakita nyo na po yung Mount Makiling, makikita nyo na rin po yung aming mga kabahayan sa tabi, no? At ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-exit po kayo sa Santo Tomas, at nandun na po yung aming project site. No? Sa aming project site po, meron po tayong tatlong villages. Depende po sa laki at depende po sa presyo. So, napaka-lapit lang po, no? Opo, napaka-accessible po ba siya from Muntinlupa? Yes po. Actually po, yun nga po ang aming unique selling proposition, no? Ang aming pong selling point o yung aming pinaka-advantage. Kontra sa aming mga kapatid o mga kaibigan din na nagde-develop din, no? We are the most accessible and very convenient for ang ating location pagdating sa Santo Tomas, Batangas. Kasi nga po, pag exit mo, naandun na. Ngayon po, kung wala ka naman pong sasakyan, no, hindi rin po problema. Kasi po, yung kalsada na po yun, yung intersection na yun ng Santo Tomas, lahat po ng biyahe ng bus, eh dumadaan doon. Dumadaan doon. So walang ano daw. Kung papunta ko kayo ng Alabang, back and forth, meron doon bus doon. May bus doon. Papunta ko kayo ng Cubao, nandun din mo, dumadaan. So mga napaka-accessible, yes. Walang lack of transportation. Walang lack of transportation. Alright. Kung accessibility-wise, napakaganda. Kung pupunta ka ng LRT, nandun. Kung pupunta ka ng Bicol, dadaan din po ang bus. Papunta kang Lucena, papunta kang Batangas, dadaan din po ang ating bus. So, in terms of... Saan yung siya, sir? Pakiulit lang po at saka... Sa Santo Tomas, Batangas po. Nasa Santo Tomas exit po kami ng SLEX. Wow. Na start all way. So, talagang pag-accessibility, napakadaling hanapin. Kung yung mga nagamit na po dyan ng Waze, type nyo lang po, Pueblo de Oro, Batangas. Makikita na. Makikita na agad kung nasaan. Alright, at saka sir, pinabanggit niyo po sa akin, sir, in terms of mga tinatawag na mga site or yung mga malalapit, especially, katulad dyan sa Santo Tomas, may mga mall na dyan eh. Opo. At saka especially, yung industrial park malapit, yes, po, yes, sa inyo. Sa katunayan po, meron po kaming katabi na industrial park. Actually, sir, sister company din namin yun. Okay. Kumbaga within the same group of companies kami. Pero ang kagandahan sa industrial park na ito, opo, ito po ay light industry. So ito, opo, po ay hindi maingay at hindi po mausok. Talaga? Opo. Friendly ang isa environment. Friendly, yes sir. Kaya hindi po problema na may residential sa tabi na. Dahil ito yung mga usual natin na semicon or semiconductors na... At ang dami dyan, no? At ang dami. Opo. Tapos kung halimbawa, kung gusto mong gamitin naman itong project na ito as an investment, pwede rin. Kasi marami yung naghahanap ng... Mga apartment, no? Yes, yes. So, maganda pala yan, let's say, kung nagtatrabaho ka doon, tapos eh, taga Maynila ka, o kaya taga province, o taga dito ka sa Mibutinlupa, yes, pwede kumuha ka na ngayon. Pwede ka na kumuha. Para malapit lang yung... Opo, malapit lang. Saka hindi po kasi sa ganun katagal lang aantayin mo para magkabahay ka. So, ilang buwan lang. May mga RFOs din naman tayo na in-offer. Mm-hmm. Gusto nila, malilipatan na, meron din naman. Kung gusto naman nilang simulang hulugan, pwede rin po. Okay. At meron tayong mga landmark talaga doon, no? So, may, ano ba yung mga sikat na... Opo. Iba doon sa, alam ko na, industrial park, ano ba yung mga malapit na mga mall? At saka mga well-known site. Tamang-tama kasi talagang tayo mga Pinoy. Oh, mahilig sa ganun eh. Mahilig ko tayo mag-shopping. Kung hindi shopping, window shopping, ano? Anyway, ang pinakamalapit po natin doon ay... Meron po tayong Walter Mart. Walter Mart? Okay.
meron din po tayong SM. SM. Opo, tatlo po, tatlong SM po ang pwede nang puntahan. Nako. SM Kalamba, SM Lipa, saka SM Pablo. Lahat po ng SM dito sa location natin. Eh, madadaanan mo. Ay within 30 minutes from the project site, from the villages. So, malapit may simbahan din tayo kung anumang religion, meron. Kung ikaw ay... Eskwelahan, meron. Hospital. Eh. Hospital. Kompleto po, that is less than 30 minutes away. So, lahat ng kailangan mo ng mga vicinity or mga important na mga hospital, mga school, nandyan na lahat. Nandyan na lahat. Mall. Malls less than 30 minutes. At saka hindi sa masyado mausok at maingay. Hindi po. Kasi nasa tabi po tayo ng Mount Pakiling eh. Yun. So, meron kang magandang view ng bundok at the same time, ang simoy ng hangin. Eh, talaga naman fresh na fresh. Fresh na fresh. Alright. Ako, dami-dami po natin. Pero mamaya, tatanungin na natin. Meron mo tayo, ulitin ba lang po for summary, no? Yung meron mo tayong tatlo ngayong available na project. Yes, at pinaka-baby po nila ngayon ay dito nga ho sa may Santo Tomas. Yes. Alright. At meron available ngayon. Okay. Mamaya, aalamin po natin yan kung ano yung pinaka-affordable talaga at magkano kaya ang down payment. Nako, ito, yan ang mga interesado nagtatanong na ngayon sa atin, no? Pero bago yan, siguro, ipakikilala muna natin kung saan tayo himpilang narito. Para malaman natin kung saan po tayo himpilang narito ngayon. Ay, sir. Presyo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, alauna 29. Susunod na natin pressure. Wala ang pagbigil ko. Galing mo naman, sir. Take mo ba yung tumori? Alam nga rin, agay doon. Nanonood kaya mga bus mo. Meron. Maraming bibili nun sa Batangas. No, bro? Malapit sa industrial? Tapos lapit lang, oh. Advertisement pa siya. Nag-advertisement pa siya.
pinapatrosi tayo sa Pinoy. Saan na pala si Mr. Terry? Alright, nagbabalik na po tayo sa ating programa. Nako, alam ko, excited na ating mga Filipino kung magkano ba. Pero bago yan, nako, nandito po ang ating host ng ating pong Buhay OFW ngayon. Siyempre po, direct from Davao. Nako, walang iba po kundi si Miss Terry Alpa. Ma'am, magandang araw po. Alright, maraming iyan po ang tinig po ng ating pong minamahal na Miss Terry Alpa. Ma'am Terry, andito po si Sir Francis po. Nagpapasalamat din po sa inyo at sa programa po niyo na nagkaroon siya ng pagkakataon na matulungan po ang ating mga Pilipino. Thank you po. Ayan po ang tinig po ni Miss Terry Alpa, okay, host ng Buhay. Ingat kayo dyan. At siyempre, salamat po sa ating Pangulo Duterte, napakasinting tao. God bless po. Alright, nagbabalik po dito tayo dito sa kasama po natin ngayon mula po sa Pueblo Oro. Ang ating pong napakadami at napakahusay na sales and marketing head na maraming naitulong po informasyon para po sa atin. Kaya pwede importante po sa ating mga OFW, sir. Magkano po ang ating pong affordable din po sa Lipa na Santo Tomas Matanas. Thank you, brother. Meron po tayong tatlong
projects, no, dito sa Santo Tomas, Batangas. Ang una po ay yung tinatawag nating Horizon Residences, no. Ang kanya pong lot area ay around 110 square meters at ang kanyang floor area, pinakamaliit po, 77 hanggang 112 square meters. No? Ang presyo po nito, ito po yung medyo mamahali natin. Opo. Sa parang 2.9 million. Opo. Isa. Kung medyo hindi kaya ng budget, no, meron tayong mga duplex. No? Ang ating mga duplex naman, maliit lang ang lot area, nasa 80 square meters. Ang floor area ay nasa 65 square meters. At ang presyo po nito ay nasa 2 million hanggang 2.4 million. At ito na po, ang huli, pinakamura natin at affordable na housing ay tinatawag natin La Aldea del Monte. Ito po ay kadamihan puro townhouse. Mga dikit-dikit po na bahay, no? Ang typical na lote ay nasa laki ng around 40 square meters at ang bahay po ay 45 square meters. Ang pinakamura po nating bahay ay nakahalaga lang ng halos 1.1. Wow, 1.1. Yes, oo. At napakababa lang po ng monthly nito, no? Ang kagandahan po sa aming mga projects ay pwede po kumuha ang ating mga kababayan ng miyembro ng pag-ibig. Wow, true pag-ibig po. Oo, true pag-ibig, pwede sila, no? Basta, ang kailangan lang po ay tayo po ay miyembro ng pag-ibig. Ng pag-ibig, tayo po ay nagko-contribute ng at least 2 taon or updated ang ating contribution, then we can avail of the housing loan and pwede na tayo pumuha ng bahay dito sa miyembro. At kung wala naman po silang let's say, hindi sila member ng pag-ibig, pwede naman bank financing? Pwede yung bank financing, yan. Mm-hmm. Opo. Siyempre, may mga certain requirements po ang pag-ibig sa bangko na kailangan din natin limit, no, before tayo maka-avail ng loan. Depende po yan sa buyer, no. Hindi po kami nagsasabi kung magkano ang eksaktong pwede mo kamin. Dahil iba-iba naman po ang buyer, no. Like, for example, ako, pwede akong umutang sa gantong amount. May certain buyers na hanggang dito lang pwede namin. Tama. So kung ano yung kailangan ng buyers or ng mga kliyente namin, yun ay bibigay nyo. Yes po. Mm-hmm. So kung halimbawa, ang ating buyers ay, sabi nga, OFW, dapat meron silang, number one, member sila ng pag-ibig, updated sila, at meron silang paukulang dokumento na magpapatunay opo na sila ay empleyado, mm-hmm, at sila ay legal na nagtatrabaho. Siyempre. Oo, so, hindi po kasi rin pwede na tayo ay illegal na workers. No? So, kailangan po ang ating job contract or certificate of employment ng ating mga payslip. Pero sir, sabi niyo po kanina na ipangako niyo na talaga niyo po na tutulungan niyo po sila sa guidance po mula po sa papeles hanggang may pasok. Opo, ganito po kasi ang proseso natin. Once ang isang buyer po ay nag-inquire sa amin, okay, ay entertain na po yan ng ating mga accredited license brokers and license sellers. Mm-hmm. Ito pong mga license brokers and sellers natin, sila po ay nag-undergo ng aming training. So, opo. Naiintindihan nila kung ano-ano po ang proseso at opo, ano po ang mga kailangan. Ngayon, pag nakapili na po sila ng unit na gusto nilang bilhin, kailangan na po nilang i-reserve. No? Mm-hmm. Ang reservation fee natin, pinakamababa, ay 5,000. 5,000? Oo, so mare-reserve mo na. Pag na-reserve mo ang unit, hindi ibig sabihin sa'yo na yun. Hindi. Kumbaga, yun lang ay na-reserve mo at hindi na namin ibebenta sa iba. Pero hanggat hindi mo nakokomply, nakoprovide lahat ng kinakailangan ng dokumento para sa pag-ibig o para sa banko, tama, maaaring mawala po. Mm-hmm. So, yun. Kumbaga na, kung na-start mo na, tuloy mo na. Tuloy mo. Sayang naman eh. Sayang naman, yeah. Mm-hmm. Totoo yun, sayang naman. Lalo na kung talaga gusto mo magkaroon ng sarili mo. I-pursue natin. I-pursue natin. Dahil naniniwala ako na lahat ng Pilipino ay gusto magkabahay. Mayaman o walang kaya, ay gusto magkaroon ng sarili mo. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga proyekto or mga developments na nag-cater sa mga sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. So nabanggit niyo po kanina sir yung tinatawag na pag gusto niyo nang magpa-reserve o kaya mag-down,
magkano yung 5%? 5,000. 5,000. Pero sir, yung tinatawag na yung ano, yung magdadown na yung down payment, kasi ang down payment po ay sa ibang tawag, ay tinatawag din natin na equity. Equity. Yes, so, kasi ang ating namang inuutang ay hindi 100% ng presyo. Okay. Like for example, in the case of a isang unit natin sa Aldea, no? Opo. Na nagpe-presyo siya ng 1.1, ang mauutang mo lang doon ay 1,000,000 maximum. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung natitira na 77,000, yun po ay hugulugan din natin. Tama, tama. So yun yung tinatawag natin na equity. Ngayon, kung ang buyer, kayang bayaran yung buo, mm-hmm, pwede. Kung hindi niya kaya, gusto niya hulugan, pwede rin. So, basta makipag-usap sa inyo, yes, at ituturo nyo sa inyo yung mga ways, yes, para sila ay ma-avail nyo talaga yung bahay. Opo. At sa kami po, sa Pueblo de Oro, we are a responsible developer in making sure na naiintindihan talaga, opo, ng ating buyers kung ano yung pinapasukan niya. At ano yung binili nila? Oo. Kasi kadalasan po, nagiging problema natin, no, yung, ay, gusto ko magkaroon ng bahay. Oo. Tapos, mag-reserve ako. Yung seller or yung broker, hindi na rin ini-explain. Kumbaga nagkakaroon ng miss ngayon ng misunderstanding o misrepresentation. Ano po, na akala niya, nagbayad na siya ng 5,000 nakaintindihan at nahulog siya, yun na yun, at nagkakaintindihan na. At inaasahan na niya na magkakabahay siya. Oo nga. So, kami hindi po kami na, no? Kasi po, ang totoo lang po, no? Medyo may pag, may meron din komplikasyon ng pagbili ng bahay. Natural, no? Oo. Kasi ito po ay pinaghirapan eh. Pinaghirapan. Ito yung pinagpapawisan natin, ano? Opo. Sabi natin na pawis at lugo ang pinupundar natin dito, no? Mm. So, hindi rin po namin pinapayagan na basta-basta lang din papaliwanan. Yes. Yeah. So, very clear ang kontrata. Yeah. Clear ang kontrata. Ano po yung terms of payment na susundin? No? Okay. Monthly. Monthly. Kailangan bayaran. Mm. Magkano ang kailangan bayaran. Actually, nabanggit mo kanina sa ating seminar, no, na pag 100,000, meron kang 36 months? Yes, may 36 months. Okay. I-elaborate mo ng condition. Pwede po, yun nga po, ang down payment o yung equity, eh pwede natin bayaran as pinakamahabang term siya, 36 months. Okay. So, during the 36 months, ang binabayaran mo yung down payment. Mm-hmm. Pero, pag ang buyer po natin ay na-approve na, na-approvehan na ng kanyang loan, opo, sa pag-ibig o sa bank, gagawin na po natin ang bahay. Wow, sisimula na. Sisimula na. Hindi po katulad ng mga nalilimig natin na kailangan bayaran mo muna yung equity. Equity, oo. Oo, yung down payment, buuhin mo. Ito, ma-approvehan ka lang. Ma-approvehan ka lang. Gawin natin ang bahay. Go na tayo. Go na tayo. So, hindi kailangan matagal na proseso. So, hindi mo kailangan mag-antay din ng tatlong taon na mo ka magkaroon ng bahay. Wow. So, sa loob ng isang taon, maaari nga dyan yung bahay mo. Tama. So, ang importante po is makapag-submit tayo at makapag-comply tayo dun sa mga dokumento na kinakailangan natin para makakuha tayo ng approval sa pag-ibig o kaya sa bahay. At kung mayroon, parang sa, mayroon tayong kasabendin eh, yung gagawin mo bukas, gawin mo na ngayon. Gawin mo na ngayon. Kasi huwag mo na ipagpabukas. Amen. Kasi ganito, sir, no? Ba't ko nasabi yan? Mm-hmm. Kasi sa ganda ho ng proyekto at sa mura po, at saka yun sa system of payment, eh talaga naman kailangan parang yatang madali maubos. Actually po. Yun nga ang point natin. Meron po kami mga, may project po kami. Yung isa, yung mga duplex po natin. Ano? Oo. Kapag takatunayan po, wala na po. Paubos na. Wala na pong 100 unit sa lang natin tira dito. Kaya nga eh. Opo. Pero at least naman po, meron pa tayong medyo marami-rami pa. Yung ating La Aldea. Dapat atupagi na nila ngayon. Atupagi na nila. Mm. At sinabi niyo po kanina, sir, na doon po sa 1.1 lumalabas yun, 100,000 ang down payment, mm-hmm, tapos 36 months to pay, yes, tapos yung magiging monthly niya lang is only what? Around mga 2,000. Grabe. Pero sa ano yun, sa down payment. Mm-hmm. Pero kung tatanungin nyo kung magkano naman yung babayaran ko sa pag-ibig, kasi magkaiba yun eh. O, sa pag-ibig magkano? Sa pag-ibig naman, ang babayaran mo kung 30 years, na halimbawa lang, no? Qualified kang mag 30 years to pay, 7,000. Kahit na, mura pa din yun. Mura pa rin. Kasi magkano bahay ngayon? Magkano bahay? Oo. Kung kukumputin mo yung 7,000, parang
dapat lang hindi daw mag-Starbucks. At kaya, no? At kaya-kaya ito ng ating mga OFW. Yes. At dito rin po kasi sa amin, no, meron po kami tinatawag na GMI requirement. Uy, ano yan? Maganda yan. Sige. Ang ibig sabihin po ng GMI, ito po yung gross monthly income. Ito naman po ay base rin sa requirements ng pag-ibig. Okay. So, hindi po namin ito hinulaan at hindi rin po namin ito in-invento. Tama. No? Kumbaga, para ma-approvean ka sa pinakamababang utang, halimbawa na 1 million, ang kailangan sweldo mo ay 26,000. Okay, okay. So, magkano po? 26,000 po. So, halimbawa, kung utang ka ng 1 million, ang bahay, pinakamurang bahay po namin, eh, 1.1. Ang utangin niyo po ay 1,074,000. Eksakto po yun, no? Opo. Ang kailangan po ninyong sweldo, gross monthly, ibig sabihin, kasama ang tax, kasama ang mga kabawasan, at ito po ay sweldo ng mag-asawa, sir, ha? Combine na yun? Combine. Hindi po ito sweldo ng isa lang. Ay, kailangan po 26,000. Ay, kaya po? Kung kayo po ay kumikita ng 26,000 kada buwan, ay madali-madali po tayo mga kumbay. Naku, napakabilis. Napakabilis pa rin. Ito ba yung sinasabi nyo, sir, na meron possibility na meron tayong walang down payment? Opo, ito po yun. Sige nga, sir. Ilabot yung nakapot. Nakapot po yun yung mga kababayan. Yung 100,000 po kasi, technically po, sir, hindi po ito down payment talaga. Ito po ay miscellaneous fees na lang. Ang lalabas yung miscellaneous fees na lang. Opo, kasi ano po ba muna yung miscellaneous fees, no? Ito po, eh, para rin sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, no? Miscellaneous fees po, ay usually, ito po yung mga ibinabayad din natin para mailipat ang titulo mula sa developer under sa pangalan ng buyer. Tama. Ito rin po yung mga documentary stamps natin, yung ating mga transfer taxes. Ito po ay hindi po napupunta sa developer. Kaya huwag po kayong magagalit. Kaya alam mo, minsan maganda yung sinabi mo niyan, naging honest ka kasi minsan mayroong mga developer na hindi sinasabi yan. Hindi sinasabi yan. At narilito tuloy. Bakit may miscellaneous fee? Yes. At hindi nila ina-explain kung bakit. Ngayon sa programa ni Mystery Alpha po, naipaliwanag natin, talagang may miscellaneous fee. Talaga po. At hindi na mapupunta sa inyo yun. Hindi po mapupunta sa amin yun. Yan po hindi namin pinagkakakitaan. That is a part of the rule. Part of the kasi ganito po yan, kaya po natin iniiwalay. No? Kasi po, pag yan po ay isinama natin, nako, hindi matataksan po. Tama po, tama. So yun po yung hinihiwalay din. Kasi nga po, ito po ay kinokonekta lang natin at inaririmit din natin sa BIR, opo, sa Registry of Deeds, opo, at sa Municipal Government. Mm-hmm. Para mailipat po yung titulo mula sa pangalan ng developer at mailipat sa pangalan na po ng ating bayan. So, kaya talaga may miscellaneous. Opo, so yun nga po, yung tulad na sinabi ko kanina, yung binabayaran na 2,000 ay payment lang yun sa miscellaneous. So, yung buong 1,074,000, yun po talaga yung presyo ng unit. Mm-hmm. So, yun po ay 100% pwede natin i-finance, no, sa pag-ibig. Talaga? Wow. So, wala ka ng down payment talaga? Wala ka ng down payment. Miscellaneous fees na lang talaga. At para maintindihan nila ng maibigan, kayo po ay pwede nilang tawagan 24 hours yes, a day. Yes, hindi naman 24. Pero meron po kaming hotline, no? Yun, hotline. May hotline po kami, no? Kung gusto niyo po kaming matawagan, no? Sige po. Aming pong telephone number sa office, no? Opo. 0495309932. Sir, pakiulit na lang daw po. 049, kung kayo po ay tatawag mula sa abroad, ito po ay +63 49 530 9932 o kaya po sa +632 736 3291. Okay. Now, ito po pinakamaganda. Kami po ay meron din Facebook page, no? Para makita rin niyo po ang yung mga project. Projects, no? Sige po. Ang aming pong Facebook page ay Pueblo de Oro, Batangas. At meron din po tayong website, www.pueblodeoro.com. So doon po, makikita niyo po kung ano po yung aming mga developments at nasaan din po yung aming mga projects. Pati sa email niyo, okay? Ang email ko po, ito po ay email ko, no? Kung gusto niyo pong magtanong, fbflorito@pueblodeoro.com. So, may mga branches kayo, even doon na kahit hindi po yung tawagan, meron kayong mga tinatawag na authorized mga broker. Ang nangyayari po, kami rin po ang unang sasagot. Ibabato nyo lang? Ibabato lang po namin sa mga
agent or broker. Ganto rin po sa ating mga kababayan na mayroong kakilala na lisensyadong broker, pwede na po kayong dumalik po sa kanila. Okay. At humingi na po kayo ng assistance sa kanila para sila na po ang mag-coordinate sa amin. Yun. So meron nung kay sa Las Piñas, right, ma'am? Meron may license broker. May mga tagapakinig po tayo. Las Piñas, may license broker kami taga Binyan, no? Pakibigay daw po yung number. Alam niyo po ba daw yung number sa Las Piñas? Ah, may text na lang po ako. At ano, baka po magaling sa akin. Oh, sige po. Dahil kasi yung mga taga-Muntinlupa at Suka, tagapakinig natin, mas malapit sila sa Las Piñas. Opo, tama po. Tsaka yung Bicutan. Opo. Kaya kung meron sana kayo may babato po na kayo muna i-text ako si babato niyo po sa akin. Ay, sige po. Bigyan mo kayo ng ano. Pwede niyo pong tawagan si ni Sheena Estrada. Kaya alam mo, business lang po yan. Hindi po text. Oo. Din Sheena Estrada po. Sheena Estrada po, yan po ay yung mga taga dyan po. Brother, ano talaga mo yung ating mga Bible Forum Live, mga churches po sa Muntinlupa? Siya po ay taga Las Piñas po. Ang kanyang po number ay 0927-740-3246. Pakiulit ulit, sir. Bago natin Sheena Estrada, 0927-740-3246. Alright. Brother Jomar, inyama mo yung ating mga churches. Imbitahan po namin yung mga viewers po namin na patuloy pong sumusubaybay sa programa po na YOFW. Yan sa lugar po ng Muntinlupa at yung mga taga nakikinig po ng mga masugid na Bible Forum na lagi po kayong makinig po dito sa patropa rin. Alright, siyempre, bago natin pakawalan sa sir, na napakarami po natin natutunan, sir. Sir, isang tanong, bakit ito kailangan magkaroon ng sariling bahay, sir? Kung meron mo kayo pang gustong message o mga impormasyon na gusto nyo pa, meron po tayong 7 minuto para po mabigyan natin ang ating kababayan. Sige po. Ang masasabi ko lang po kasi po tayo po mga Pilipino ay hindi po tayo mahilig mangarap. Ang totoo po talaga, tayo po ay sobrang mahilig mangarap. So, at isa po sa pangarap ng ating tayo, nating mga Pilipino, ay magkaroon talaga ng sariling bahay. Kakaunti lang po sa ating mga kababayan ang pinapalad na pinapanganak na meron ng sariling bahay. Mga temporary siguro, less than 10% ng ating populasyon. Magkaramihan po ay wala. Mm-hmm. At tayo po ay susumikap para magkaroon ng sariling bahay. Kami po sa Pueblo de Oro, we recognize and we realize that we should be part also of fulfilling the dreams of the our Filipino people. Right. And yun nga, kaya po meron kami mga produkto sa bawat pangarap ng ating mga kababayan. Kung ito ang gusto mong pangarap, meron tayo. Kung gusto mong medyo mataas na pangarap, meron din tayo. Alright. Kasi ako din, nanggaling din ako dyan. So, yun din. At yung oras na natin dira ay... Sir, patiin nyo naman yung ating mga katrabaho, ha? Oo nga, yun nga, yun ang gagawin ko eh. Kasi sabi nila sa akin, matuto sila kalimutan. Oo, anyway, nakikinig po sila sa atin yun. Well, number one, I would like to thank si brother no for letting me be a guest here in your wonderful radio show. No? At gusto ko lang pong batiin yung aking mga angels no sa opisina namin sa Santo Tomas, Patangas. Hello! No? Si Lizel, si Sheena, saka si Rachel. No? Kasama na rin sina Chloe, sila Angel, sila Mabel, si Ana, si Marlene, sila Engineer RC, Engineer ID, Mike, kama si Jan, si Engineer ST. By the way, sir, ang magandahan din pala sa amin, no? Ang opisina po namin ay nandun mismo. Sa Pueblo? Nasa site, nasa Santo Tomas. So, yun, kung papunta nila nun, may mag-internet. May mag-entertain na. Naku. So, andun ako lahat. Andun din ang engineering namin. Andun din ang construction team namin. Pwede na sila mag-consult. Yes, pwede na sila mag-consult. At the same time, hindi katulad ng iba na ang main office na dito sa Manila. Tapos na yung project na sa site. Layo. Kung may problema ho kayo sa bahay, naku, maka-address na natin. Wow. So, kompleto po tayo. After sales, meron po tayo sa... Meron tayong ginaganap ng mga open house o mga sample, mga... Hindi na po kami masyadong nagkocontact ng na, open no? house kasi... Pumunta ka na mismo! Pumunta ka lang doon, anytime po, mag-entertain. Kumbaga live na! Yes, live na. Actual na! Kasi nandun din itong ating mga model units eh. Actual na! Makita natin talaga. So, paalala ko lang, ang aming kong project site ay nasa Santo Tomas Exit, Santo Tomas Batangas. Opo, opo.
hanapin nyo lang po. Any... Sir, baka may nakalimutan pa kayo, mga anak nyo. Mga... Ay, babatiin ko pala yung asawa ko. I love you. Naku na! Yun ang mabigat na... Yung mga anak ko na, ewan ko kung nakikinig, no? Hindi, sir, mag-record naman, makikita to sa akin. So, si Jessica, si Hans, ang aking lumitin. Salamat. Si ma'am, si ma'am. Si wife ko. Kailala na lang, sinus. Alright, maraming salamat po sa programang ito. Hindi, babalik kayo dito, sir, ha? Siyempre, marami pa tayong proyekto at pag-uusapan tungkol sa ating mga... Saka kung meron kayong mga katanungan, like for example, kanina nga brother, hindi na napag-usapan natin. Oo nga pala yung mga... Mga legalidad. Legalidad. Babalik kayo, sir, babalik kayo. Yung mga legalidad ng pag-own o yung pagmamay-ari ng bahay. O paano mag-iwalay? Paano kung mag-iwalay? Ito mga ganun bagay, pwede ko natin discuss. Siguro ma'am, sir, pwede kayong bumalik para mag-usap kayo ni Misteryo tungkol dyan. Ayun na, sige. Para at least live kayo magkausap. Okay, at maraming tanong ganun eh, katulad ng tanong sa atin eh, paano kung magkapatid, nagkasama silang bumili ng lupa, eh nag-away na, sino yun ang may-ari? Ay, sila pa rin yung dalawa. Hindi pa gano'n. I-suspend natin. Sige po. Para sa pagbabalik ko na, sir. Ito po ang inyong maliit na kapatid sa Imbabawin, si Danny Hernan po, sa ngalan po ni Mr. Alpa. Sir po, sa lahat ng aming technical side, si Ma'am at saka Sir P, dalawa po namin talagang supervisor dyan. Ang talaga naman naging nagtsatsaga po sa amin para gabayan po ang inyong maliit na kapatid sa Danny Hernan. At siyempre po sa ating pong mga cameraman, Brother Dan Marvin, at saka Sir P, ang ating naging guest. From Bible Forum Live, every Sunday po yan sa Jamboree Lake. Doon po sa pagpuntang maging diwa, meron po tayo maginagalap ng ganda sa service po dyan. At siyempre po sa lahat po ng lokal po natin dyan sa Pupa, Soke Hills, Alabar, at Tipawel. At siyempre, ako, abangan nyo din si Sir dyan. Magkakaroon po siya ng presentation po doon sa mga kababayan po natin, lalo ng mga teachers namin at saka mga kapasyon namin. Gusto na rin magkaroon ng bahay po. Okay, God bless you po. Mahal ng Diyos ang dinamunin po mong din. Mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. At siyempre po, ito po si Brother Hernan sa programang Buhay OFW sa ngalan po ng Misteryo at thank you.